Maligayang pagbabalik mga kasolidad, Quadronas General Casimiro na seta pala sa bansang Japan na trending referee. Umami na, Oguni, round 4, technical knockout pala dapat ang Hatol. Pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao, nagbigay naman ng babala. Yan ang ating mga pag-uusapan. Para sa ating unang balita mga kasolida, nalalapit na talaga ang laban sa pagitan nitong si Ryan Garcia at Devin Haney sa April 20 ngayon mga kasolid, pero kapansin-pansin pa rin ang mga ikinikilos nitong si Ryan Garcia. Bagamat nakikita natin na focus din sa kanyang pagte-training, pero halatadong iba talaga ang tumatakbo sa kanyang isip. Nagbabala pa nga itong si Ryan Garcia, nakakainin niya ang tenga nitong si Devin Haney. Intention pa nga nitong si Ryan Garcia is to delete Haney. Kung ito nga daw si Mike Tyson ay nangailangan ng mga security na police, sa kanya daw naman ay mga sundalo. Hindi raw niya titigil ang atakihin itong si Devin Haney. Ano ang masasabi niyo mga kasolid sa mga ikinikilos at mga sinasabi nitong si King Ryan Garcia? Samantala, latest update sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa laban niya nga dito kay Conor Benn. Good news mga kasolid, dahil aprobado na nga sa magkabilang kampo ang kanilang bakbakan, at ang hinihintay na nga lamang ay ang approval ng BBOPC. Iyan nga ang naging pahayag ng promoter na si Mr. Eddie Hearn. Iyan nga ay patungkol sa naging kaso nitong si Conor Benn sa Triple BOPC. Patungkol nga yan sa droga. Kaya mga kasolid, hintayin lang natin ang mga latest update na ilalabas ng Mushroom Boxing Mr. Eddie Hearn at siyempre ng Manny Pacquiao Promotion na President Mr. Sean Gibbons. Nagbigay naman ng babala at advice ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa mga boksingerong Pinoy na karamihan nga ay talo sa laban pag dumadayo sa ibang bansa. Kailangan nga daw talaga ay maging focus, hard work at siyempre disiplina pagdating sa training. Ganon din ang kanyang mga naging pahayag at advice sa kanyang anak na si Emmanuel Bacosa Pacquiao na tinututukan nga ngayon ng Team Pacquiao, especially kay Coach Buboy. Alam nilang magiging world champion itong si Eman Bacosa Pacquiao. Many more things that you will experience. I'm hoping, pray to God that At ang kagandahan niya dito kay pambansang kamao Manny Pacquiao, kapag nagbibigay ng advice, hindi nakakalimot magpasalamat sa may kapal. Siyempre doon siya nito, tama ko na sa time. Bilipin kami, dalawa naman tayo siya na lang kami. Atin na rin. Hindi ko doon na yung training mo. Isinir din itong si Manny Pacquiao sa kanyang anak na si Emmanuel Bacosa ang kanyang mga pinagdaanan at kung paano siya naging matagumpay sa larangan ng boxing. Ako pinakamata. Kitang-kita naman natin mga kasolid kung paano alagaan at suportahan ni Manny Pacquiao ang kanyang anak na si Emmanuel Bacosa na kasalukuyang nasa professional boxing na rin. Abangan din natin mga kasolid ang posibleng laban ni Pacquiao kontra Conor Benn sa bansang Arabia. Sa kabilang balita naman mga kasolid, nakakagulat na pag-amin ng viral at trending referee. Ito nga ang referee sa naging laban nitong si Casimiro kontra Yokinori Oguni. Tila na konsensya na nga itong sinabing referee at inaming dapat nga daw ay panalo itong si Casimiro kontra dito kay Oguni. Technical knockout sa round number 4 at hindi technical draw. Nakonsensya rin itong referee nang tawagan niya ng sleep or nadulas itong si Oguni, samantalang dapat nga daw ay knockdown ang inabot ni Oguni sa isang round ng kanilang bakbakan. Dagdag pa nga ng referee ay gusto pa nga daw sana niyang ituloy ang bakbakan sa pagitan nitong si Casimiro at Yokinori Oguni. Ang problema nga daw ay ipinatigil na ng mga hurado at ng attending doctor sa laban. Tila na konsensya nga itong sinabing referee at alam niya daw na naset up itong si Casimiro sa bansang Japan. Ito nga ang bakbakang nauwi sa tabla, technical draw, pero ayon nga dito sa referee ay malinaw daw naman na suntok ni Casimiro ang tumama kay Oguni. Yeah, that was clean left hook by Casimiro, not a headbutt.
Ang pag-amin niya ng nasabing referee ay isang patunay na itong si Cuadradas Jenner Casimiro ay na-set up sa kanyang laban na dito sa bansang Japan na kontra nga dito kay Yukinori Oguni. Dahil marami talaga nagsasabi, dapat ay technical knockout dahil hindi na itinuloy nitong si Oguni ang laban at malinaw na malinaw din namang tama ng suntok at nakilo nga itong si Oguni. At kung sakaling itinuloy pa nga ang bakbakan ay malamang knockout pa rin ang aabuti ni Oguni. At ito nga ang isang naging dahilan ng mga Japanese promoter, promoter nitong si Naoya Inoue upang makaiwas na naman ang nasabing Japanese monster sa laban kontra sa ating pangbatong si Cuadro Alas, Chanriela Casimiro. At marami pa rin ang naniniwalang ang ating pangbatong si Alas ang posible talagang makatalo dito sa kinagoryang halimaw ng Japan. Meron din namang ilang nagsasabi nga tila pinaprotektahan ng Treasure Boxing Promotion itong si Naoya Inoue at iniiwas din sa laban sa ating pangbatong si Angas ng Pinas. Pero kung sakaling maikakasanga ng TVP ang bakbakang Casimiro at Inoue, dito natin masasabi nga maaasahan talaga ang kanyang mga Japanese promoter. Ano sa palagay niyo mga kasolid? Isang komento naman dyan na maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like na rin dyan mga kasolid. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brah!